day, good morning, good evening sa inyo mga kasipikitik. So bago pakawalan tong bike na to. So dito ko lang nakita tong bike na to. Ito si Spunker Burton R3. So dito ko lang natagpuan to, syempre dito sa Budget Bikes Cavite. So bago nila kunin to, babike check ko muna to. Pabilisan lang to mga kasipikitik. So please bear with me mga kasipikitik. So kung bago ka dito sa channel natin mga kasipikitik, don't forget to like, comment, and subscribe mga kasipikitik, lalo na sa mga bago. Maraming salamat. So simulan na natin to mga kasipikitik. So ito na nga mga kasipikitik, si Spunker Burton R3. Napakaganda na ito mga kasipikitik. By the way, may 2-tone nga pala itong pinabike check natin. And then syempre, yung mga decals niya dito talagang ramdam mo mga kasipikitik. So hindi siya sticker o ano man, talagang parang naka-embossed na siya. Napakaganda ng decals niya ito. Ultimo sa ibabaw, may nakalagay dito, ride without limitation. Ayan. Spunker, syempre may warning na siya dito. So dito, black. And then syempre dito, hindi ko na alam kulay na ito. Sorry. Comment down below. Nakakatawa man isipin, pero hindi ko na alam ang kulay na ito kasi kakaiba ang kulay na ito. So ayun mga spikitik. Down tube niya mga spikitik, may kanipisan. And then palaki na palaki, parang binalokto to mga spikitik. Dito, manipis siya. Ayan, okay, kitang kita. ICR siya dito, meron na rin sa kabila. Top tube, meron na rin ICR para sa calipers mo sa likod. So dito, may lagayan na rin siya na bote mo. Bottle cages, dalawa yan mga spikitik. Senso Ignite ang ginamit sa kanyang FD mga spikitik. So ito yung sinasabi ko sa inyo, parang pinit, parang binaluktot. Ito, baliktad siya naman. Dito, parang sabon. Dito naman, parang binaliktad. Ayan. So parang pinilipit. Di ba? So ito naman, Ignite ang ginamit sa kanyang FD mga spikitik. Naka 2x na to, 50x3080 na. Hindi pa siya nakahalo, te. Ayan o. Hindi pa siya nakahalo. Tech Spunker na rin yung ginamit sa kanya. So check natin kung gaano kahaba to. This is 170 mga spikitik. So dito naman mga spikitik, kitang kita mo, may model number siya dito, Burton R3. And then syempre yung decals niya, mainam na mainam talaga mga spikitik. And then syempre chain na ginamit sa kanya is Best mga spikitik. Senso Ignite ang ginamit sa kanya na RD mga spikitik. Napakaganda na yan. Ito naman, sa sprocket niya, it should be 9-speed mga spikitik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, diba? Di ako nagkakamali. Kasi si Reflex is 8-speed. So, 11x3210 naman yung ginamit sa kanya. Alright? So, ito yung mga ganito. Napakagandang iaho na neto mga spikitik. Then, syempre, Spunker na rin yung ginamit sa kanya na rims. Ayan, kitang-kita. Gilliwer naman ginamit sa kanyang tires. So, ang tires na ginamit sa kanya is 700x28C. Ayan, kitang-kita, walang daya mga spikitik. At mapunta naman tayo sa kanyang brake set. Filet naman ang ginamit sa kanya. Ito, mechanical pa to mga spikitik. Mechanical pa to. Meron namang bibilan ng mga cable actuated. Yun na lang siguro i-upgrade nyo dito. All goods na all goods ka na. 160mm na rotors mga spikitik. All goods na rin yan. Kasi syempre naka disc brake ka na mga spikitik. Sorry, medyo nauuhaw lang ang spikitik nyo. So eto may nakalagay dito, life is like riding a bicycle. Which is totoo naman. Kasi syempre may aawning ka, may ginhawa rin pag lumusong ka. So pagdating naman sa kanyang saddle mga spikitik, Spunker na rin yung ginamit sa kanya. Good thing, ganito na rin ginamit sa kanya na railings. Ito, panigurado bakal to. Single bolt lang. Madali na mag-adjust na ito. Then, Spunker pa rin ang ginamit sa kanyang seat post. 27.2 na rin yung ginamit sa kanya. So, ito, yung ginamit sa kanyang clamp is hindi quick release. So, medyo may kadamutan talaga to. Ika nga ng alien nyo. So mga pala, mabanggit ko nga pala sa inyo, yung welding nga pala na itong bike na to, napakakinis mga spikitik, kayang kitang kita. Pero syempre sa bibishell niya, medyo maganda na rin yung pagkaka-weld. Pero dito naman, maayos na maayos. Pagdating naman sa kanyang stem, maayos na maayos na rin. Stem niya is Spunker ang ginamit. Syempre clamping na ito is 31.8 mga spikitik. Ayan. So dito naman, kitang-kita mga
mga Spikitik, ang ginamit sa kanyang Brifters is Ignite na, mga Spikitik. So pag sinabing Brifters, that should be for other brands kasi si STI is for Shimano only. Alright, always remember that, mga Spikitik. Dito naman sa fork niya, mga Spikitik, alloy pa rin. Pwe, mga Spikitik. Bubulil na. So ayun, mga Spikitik, ito naman ginamit sa kanya is alloy pa, hindi pa siya carbon. Alright? So kung gusto mo mag-upgrade, mga Spikitik, madaming available sa market. So spanker pa rin yung ginamit sa kanya, may decals pa rin dito. Mainam na mainam, mga Spikitik. Alright, pag-usapan na natin yung presyo neto ni Spanker Burton R3. So ito na, mga Spikitik, si Spanker Burton R3. Magkano to? So bago ko sabihin yung presyo neto, mga Spikitik, don't forget to like, comment, and subscribe kung bagong-bago ka dito sa channel natin. And by the way, saan mo mabibili to? Siyempre dito lang yan, kay Budget Bikes Cavite, mga Spikitik. All goods na all goods tong bike na to, mga Spikitik. So magkano nga ulit to, mga Spikitik? Ito ang presyo niya, 11,000, mga Spikitik. Ayan, mainam na mainam. So ito, binabike check natin, is taken na. Kaya minamadali ko, sila po yung mga nakabili. So ito, mga Spikitik, meron pa silang available stocks dito. Like or follow their page, which is Budget Bikes Cavite. All goods na all goods na mga bikes nila dito. Parating fresh yung mga bikes nila, parating mga bago yung binabaksak na mga bikes dito. So ayun, mga Spikitik, maraming salamat. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ciao!